Mga ka-taxpayer kong minamahal, kamusta po kayo dyan? Masayang panahon po sa inyo. At sa araw po nito ay i-discuss ko ho yung aking opinion batay ho dito sa inisyong ng Court of Tax Appeals, specifically ng First Division. At inaalay ko ho ito kay Ms. Aling Yu at sabi ho sa akin ni Aling Yu bago ho mag-file ng motion for reconsideration ay gusto po ng isang kaibigan nating lawyer na marinig po yung aking opinion. So inaalay ko ho ito sa mga taxpayer ng Pilipinas at ako po ay naniniwala na dapat ho nating respetuhin ang desisyon ho ng ating mga hukuman or court. At ganun din po naman, meron ho tayong karapatan na maglabas ho ng ating opinyon sa ginawa hong desisyon ng ating korte. So, wag ho ninyong gamitin itong sasabihin ko sa anumang bagay na illegal or as a source of references kasi ho, hindi ho ako qualify. Okay? Ito ho ay batay sa aking opinion at sana ho ay makatulong sa pagpapaliwanag. Naglabas ho ng desisyon ang ating First Division Court of Tax Appeals. At sa desisyon ito, nakakalungkot yung desisyon kasi dalawa ho yung desisyon na to eh. Isang desisyon ng majority at isang desisyon ng minority. So, dun sa huli, mababasa ho natin kung ano ho yung naging final decision. Basahin ho natin yung final decision. Sabi ho dito sa final decision, sabi niya, ito po, final decision. Wherefore, in light of the foregoing, the instant petition for mandamus is hereby denied for lack of merit. Wala daw hong legal or factual basis pag sinabi hong lack of merit. Basahin ho natin yung pinagkunan ng ating magagaling na hurado. It may, sabi rito, it may also be worthy to note that a no payment tax amnesty application stand of the petitioner is devoid of any legal basis. Wala daw hong legal basis yung no payment tax amnesty. And it goes against the very nature of a tax amnesty. As to the petitioner allegation that a provision of RMC 57-2009 are null and void for being contradictory to Republic Act 11-213, this court rules that RMC 57-2019 enjoys the presumption of regularity as it was done in the performance of respondent's official duty in the absence of any contrary evidence as it is in this case, such presumption prevail. So, umpisahan ho natin yung question na hindi pwede, sabi ng korte, Court of Tax Appeal, na magkaroon ng tax amnesty na walang binabayaran yung taxpayer na nag-a-apply sa tax amnesty. Ang sagot ko ho dyan, mga ka-taxpayer kong minamahal, at ito na may nakasulat mismo sa opinion ng ating minamahal na Court of Tax Appeals. Puntahan ho natin yun. Sa umpisang-umpisa, meron ho silang binabanggit na Republic kung bakit nagkaroon ho tayo ng tax amnesty. Ito po yon yung Republic Act. Ayan. So, may Republic Act na ito. So, may Republic Act dito. Ayan. So, sandali lang ho ah. Hanapin mo pa. Ito yung Republic Act. So, nag-a-apply ho yung taxpayer ng CTD at saka AFS,
CTD, Certificate of Tax Delinquency, at saka acceptance payment form, pinapipirmahan itong dalawang form na to doon sa mga official ng BIR, pero ayaw nilang pirmahan. Kaya nagpunta yung taxpayer sa Court of Tax Appeals para i-mandate ng Court of Tax Appeals na pirmahan nila yung CTD. So, at saka APF. Kasi without signature, invalid yung application ng tax amnesty. So, ang ginamit ng taxpayer is yung Section 17B, specifically, ng Republic Act 11213. So, ano yung nakasulat dun sa 11213? Yun yung dapat nating alamin. Dun ba sa 11213, pinapayagan ba ng ating Republic Act? Pag sinabi ho Republic Act is a substantive law. Yan. Pinapayagan ba ng Republic Act natin na jurisdiction, okay, pag-uwi natin, pinapayagan ba ng ating Republic Act na, sabi dito, ito yung ginamit na ano eh, na yan, ito yung Republic Act. Gusto ko makita ninyo. Ito yung Republic Act na Section 17, makikita nyo ho dyan, at yung Section letter B. Babasahin ko sa inyo. Pending criminal cases with the Department of Justice, with or without assessment duly issued. So ibig sa ito yung kaso. Sabi ganon, ano coverage? Kano coverage? There is hereby authorized granted a tax amnesty herein called the tax amnesty on delinquency, which shall cover all internal revenue taxes. Ayan, sinabi lahat ng taxes, di na natin bibigyan. Ah, for taxable year 2017 and prior years. So, yung mga taxpayer ngayon, kinasuhan ng BIR ng criminal sa Department of Justice. So, kung may kaso ka sa Department of Justice, sabi rito, coverage eh. So, kung may kaso ka sa Department of Justice, o coverage, may pending criminal case ka sa Department of Justice with or without. Maliwanag naman yun. With, mayroon sa Tagalog, at saka yung without, wala. With assessment, may utang ka. Without assessment, wala kang utang. Basta, meron kang pending case sa Department of Justice, edi cover ka ng tax amnesty. So, yung sinasabi ng ating desisyon, wala hong legal basis. Ina-accept ho ng ating batas na pwede kang mag-avail ng tax amnesty basta meron kang pending case sa Department of Justice. Irrelevant kung meron kang assessment o wala. Siyempre, kung may assessment ka, babayaran mo yung percentage ng assessment mo para ma-avail mo yung tax amnesty. Kung wala ka namang assessment, magpapile ka ng no payment tax amnesty kasi wala kang assessment, pero meron kang pending criminal case. Yun yung sabi, anong klaseng pending criminal case? Kahit anong klaseng criminal case ay acceptable mismo sa Republic Act 11213. So, sinasuggest ko kay Ms. Alin, let us file a motion for reconsideration kasi may error doon sa decision. At mismo doon sa sinasabi ng BIR, ito mismo, sabi dito, pag meron kang failure to obey summon, kailangan meron kang existing, may existing kang assessment. Imaginin mo, tinis ng BIR through RMC. Ang RMC kasi is, chismis, mga gawa ng Marites. Oo, sabi nung isa, ay, gawa ng Marites yan eh. Oo, sabi nung ganun eh. Diba? So, ako naniniwala ako na ang intention ng RMC ay magpaliwanag. Pero kung ang paliwanag sa RMC ay contrary sa Republic Act shall prevail. Nasa New Civil Code ng Pilipinas yan.
So, since itong RMC is contrary sa Section 17B ng Republic Act 11213, hindi pwedeng idikta ng BIR, hindi part ng function. Ayan. Hindi part ng function na i-require ng mga BIR official na kailangan mayroon munang RMC. Ayan oh, bakit kailangan? Diba? Tapos sabi rito, otherwise, the taxpayer could not avail the tax amnesty on delinquency kung walang assessment. Mga bossing ko naman, binabago nyo yung ano ng batas. Ang sabi rito is without eh. Ang liwanag, without assessment. Ngayon pag walang assessment, hindi pwede. O di, nag-introduce ka ng bagong concept. Diba? So, bawal yun eh. Bawal. Mag-ingat kayo sa mga interpretation ng BIR ng ating mga Republic Acts. Questionable yan eh. Questionable. Ngayon, susunod, balikan natin yung sinasabi ng ating minamahal na sabi dito, may presumption of regularity. Maliwanag na contrary sa law, ha? Republic Act versus RMC. Paano magkakaroon ng presumption of regularity? Hindi nga regular yung ginawa eh, kasi binastos yung ating Republic Act sa pamamagitan ng pag-i-issue ng internal guidelines or tinatawag na administrative regulation. Maliwanag na yung saksakan ng dami ng Supreme Court decision na hindi magpe-prevail ang administrative decision sa Republic Act. So, walang presumption of regularity. Yung presumption of regularity, glaring na eh. Actually, ang kailangan lang natin dito, Ma'am Aline, is mag-file ng reconsideration. Ha? Bago matapos yung right to file reconsideration. Immediate yan. Yun lang naman ang basis dito eh. Dalawa lang eh. O sige, susunod. Sabi rito, ha? Mayroong sinasabi sa RMO. Gusto ko maintindihan ninyong nakikinig sa akin. May RM, bago nagkaroon ng RMC, mayroong RMO. Doon sa RMO, nakasulat doon. At mismo dito sa RMC, kung nakikinig sa akin si ano, ha, ito kailangan mo rin to, RRR 4-2019, na pwedeng magbayad ng zero. Pwede natin gamitin yun, lalo na kung ang assessment mo, sabing ganun dito, pwede ka magbayad ng zero kung assessment mo ay penalty lang. Makapag-a-avail ka ng amnesty just to file a no payment return, sabi. O di pwede. So, i-present natin yun, Lynn. Okay. Next dito, isinasabi nila na mas powerful pa yung ano eh. Yung RMC sa RRRA. Ganun. So, hindi dapat na manaig ang RRRMC sa RA, Republic Act. So, sinasabi din dito na, basahin natin, na ang problem kasi nitong mga taxpayer na to, maliwanag dito na hindi sila nakapag-submit. Ang hinahanap dito is hindi sila nag-submit ng referral letter. Sabi, itong mga taxpayer na to ay hindi nag-submit ng referral letter na nagpinirmahan ng CIR. Ano ba importante ng referral letter? Ang referral letter kasi nire-refer na kasuhan ng ang taxpayer sa DOJ. Eh, ma'am, hindi kailangan ng CIR signature because ito ay denelegate na through RDAW. Nakalimutan ko number ng RDAW sa regional director. So, ang sinasabi dito, Ma'am Aline, hindi tayo nakapag-submit ng referral letter na pirmado at ng kung BIR, CIR man siya or regional director, at na-receive ng Department of Justice, yun yung kulang na sinasabing dokumento.
So, kailangan nating i-submit 'yon. Or kailangan tayong kumuha ng kopya, certified true copy sa DOJ at i-submit natin sa ating motion for reconsideration. So, 'yun yung dalawang kulang natin. Okay? So, susunod dito, ma'am. Sinasabi nung isang nag-dissent, moot and academic na raw yung tax amnesty. Kasi lumagpas na yung period para mag-avail. Ayan, ito yung sinasabi nung isang nag-dissent. Kaya nag-vote siya ng denial. So again, sa kailangan nating i-clarify sa mas mataas or higher court, maaring definitely magre-recon muna tayo kung ano, dali na rin natin sa Supreme Court. Kung matatalo tayo sa recon, matatayo tayo sa embank, dali natin sa Supreme Court para once and for all mahinto na yung ginagawang kalokohan ng BIR. So anong gagawin natin, sir, ma'am? Maliwanag naman eh, di ba? Ang BIR, pag nag-issue ng assessment at dinala mo sa court, suspended yung assessment, mahihinto yung prescription period at hindi tatakbo. Tatakbo lang pag nagkaroon na ng desisyon. Oh, bakit ganoon? Tayo naman ay nag-file ng petition before mag-expire yung tax amnesty. Definitely, yung right natin nahinto dahil kailangan mag-intervene ng court. Di ba? So, kahit lumagpas na yung date ng tax amnesty, meron tayong time pa kung kailan tayo nag-file at kailan naglabas ng decision yung court. Tsaka palang tatakbo again yung right natin to avail the tax amnesty. Di ba ganun yun? Di ba? Sa puntong yan, medyo questionable yung sinasabi ko because hindi ko alam na may ganyan. Di ba? Moot and academic. Kaya ka nga pumunta sa court para i-exercise mo yung right mo dahil inaapakan ng BIR yung right mo. Pagkatapos sasabihin ng court, hindi, lumagpas na yung day mo na mag-avail. Hindi, paano lumagpas? Bago mga magkaroon ng expiration yung tax amnesty, nag-avail ka na ng relief sa court. So, therefore, suspended yung pagtakbo noong expiration ng tax amnesty. Hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi pa expire ang tax amnesty because ngayon lang nag-desisyon yung korte. So, nasuspend yung expiration ng amnesty ng the same number of days. Ibig sabihin, ngayong araw na to, tumatakbo yung bawa, kung meron pang natitirang 6 na buwan, di yung 6 na buwan, tumatakbo ngayong araw na to. Kasi ngayon lang araw na to, na-receive yung decision ng korte. So, kailangan mag-file ng motion for reconsideration. May mali sa decision. Okay, baka busy masyado. Maraming iniisip itong mga ating hurado. Alam mo, tao din naman yan. Magkakamali. So, let us file. Kausapin na yung mga taxpayer na to. So, nire-recommend ako ASAP mag-file ng motion for reconsideration. Okay? Gamitin yung new civil code. At maliwanag naman dyan na may irregularity in the performance of official duty. Kawawa naman ang taxpayer ng Pilipinas. Lagi nilang regular yung ginagawa. Samantalang yung mismong naggumagawa ng rules and regulation, sila mismo yung nagbabiolate nung kanilang sila mismo yung nagtitwist ng Republic Act para lang umakma dun sa gusto nilang mangyari. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. File na ng immediately, without delay, file na ng motion for reconsideration. See you later, Aline. See you later, Mandamus people.